Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi pwede yung sinasabi mo. Tandaan mo, pari ako. Ipalaglag mo yan. Ako po'y anak ng isang pari. Nang pasimula, ang aking magulang ay nais ipalaglag ang nasa sinapupunan dahil sa kahihiyan. Ngunit hindi pumayag ang aking mga ninuno. At nang ako'y lumaki, ako'y masugid na sumasamba sa simbahan ng Katoliko. Ako'y naging miyembro ng mga at Knights of Columbus third degree. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi pwede yung sinasabi mo. Tandaan mo, pari ako. Ipalaglag mo yan. Ano bang sinasabi mo? Kung ayaw mong panindigan, ako na lang. Ako po'y anak ng isang pari. Nang pasimula, ang aking magulang ay nais ipalaglag ang nasa sinapupunan dahil sa kahihiyan. Ngunit hindi pumayag ang aking mga ninuno. At nang ako'y lumaki, ako'y masugid na sumasamba sa simbahan ng Katoliko. Ako'y naging miyembro ng mga at Knights of Columbus third degree. Ngayon, ako'y nakapakinig kay Brother Eli. Nung una kong marinig, nasiyahan ako dahil lahat na sinasabi niya nasa Biblia. Kaya nung isang araw, tinawag ko'y aking mga anak. Mga anak, mali yung ating sinasamahan. Mali ang ating sinasamahang iglesia. Maghanap tayo ng mabuti, ng maganda. Natagpuan niya ang mga samahan ng mga born again. At naging born again ng isang anak ko na yon. At ng isang araw, nagulat na lang ako, nagparating siya ng isang truck na may mga kasamahang musiko, may mga kasamahan niya born again. Tapos may dala-dala pang drum, hindi ko alam kung bakit may dalang drum. Pamaya-maya sabi sa amin, pwede na kayong bautismuhan. E di, pumayag naman ako dahil nga tama naman yung sinabi. Maliban na kayo mabautismuhan, hindi kayo makakarating sa karya ng langit. Nalubog kami lahat. Kinabukasan, dumating dito sa amin yung pastor nila. Binasahan ako ng malakyas, tres Gs. Ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang sabi ni Brad Eli, magbigay ng ayon sa pasyon ng puso. Ba't mo kami sinisingil ay kapo? Eh ngayon, hanggang sa nagtatalo kami ng pastor, matanggal kami nagtatalo eh. Hindi sila pumayag. Hindi rin ako pumayag, kaya umalis na. Hindi na nagbalik mula noon. Tapos, ako'y nakikinig kay Brother Eli hanggang sa ako'y nabautismuhan July 18, 1997. Noong mabalitaan ng aking asawa na ako'y nagpabautismo sa ang dating daan, galit na galit sa akin. Ano ba naman yan? Gabi-gabi ka nang napupuyan, umalip ka pa. Inaya ko sa apalit, doon ko sa inyo po sa unahan. Nagkataon naman si Brother Eli ang nagte-texto noon. Kaya ako'y natatawa, parang pinatamaan yung mga babae na may mga suot na mga alahas, ganon. Sabi, di, sa madali sabi, natutuwa naman siya. Doon sa napakinggan niya kay Brother Eli sa pasalamatan, pagka matutulog, bubuksan ko doon sa programa ni Brother Eli. Aba, napakinggan niya yung pagka nakarinig ka ng katotohanan, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Ang sabi ni Brother Eli, sabi sa akin nung kinabukasan nung misis ko, sama mo na ako sa doktrina niyo. Magpapadoktrina na, sabi ko. Salamat naman. Tuwa ako nung nasabihin sa akin na magpapadoktrina na. Papadoktrina na raw siya. Tuwa ako talaga. Tuwa yung kalooban ko. Ngayon, sa madali sabi, nabautismuhan na rin siya. Tapos, sabi nung manggagawa, maglagay na raw kami ng lokal sa Piñaranda. Yun, pumayag naman ako. Sige, sa bahay namin ka ako, lokal natin. Sabi nga noon. Ang nangyari, lakad kami ng lakad din na para magkaroon ng pamamahayag sa mga tao. Pinuntahan namin yung mga dapat na puntahan. Nagdudoktrina, kasama ako sa pagdudoktrina. Nagkaroon na ng mga kapatid sa Piñaranda.
at isang pangyayari na hikayat ko yung aking pamangkin na sumama sa iglesia. Sa galit ng magulang nung malaman na akong nagsama sa kanilang anak, pinagtangkaan akong barilin at papatayin daw ako. Pero hindi ako natakot. Hindi ko kinatakutan yon. At gayon din ang aking pamangkin, hindi rin siya natakot sa kanyang mga magulang. Ang mga anak ko na naanib ay bali lima na po sila. Isa pong manggagawa sa Spain, si Sleika. Ngayon, ako po yung nakapagpapatuloy na bilang isang mga awit choir ng MCGI. Ako po si Brad Ceferino Abes at ito ang istorya ng aking pananampalataya.